Hello guys! Welcome to Mrs. Cipriana's Accounting Channel. Always remember, you can accounting on me. Kaya yung hindi pa nagsasubscribe dyan, subscribe na kayo. Since isa sa mga pinagkaiba ng service at merchandising ay yung inventory, so ang i-discuss natin ngayon ay yung dalawang inventory systems na pwedeng gamitin ng isang entity. Ito yung periodic inventory system and perpetual inventory system. According to generally accepted accounting principles, companies can choose to use either a periodic or perpetual inventory system. Ano nga ba ang pinagkaiba ng periodic at perpetual? So yan ang i-discuss natin isa-isa. Periodic inventory system is commonly used when the individual inventory items have a small peso investment. So ano ba yung mga entities na kadalasang gumagamit ng periodic? So ito yung mga sari-sari stores or grocery stores, hardware, mga ukay-ukay na kung saan yung goods na binebenta nila ay maliit yung cost. So sa sari-sari store, di ba, kunwari yung candy, binebenta natin ng piso isa. O kaya sa ukay-ukay, kada isang damit, binebenta siya ng 20 pesos. So yung cost ng kada item ay maliit, kaya ang ginagamit nila ay periodic. Perpetual inventory system is commonly used where the individual items represent a relatively large peso investment, such as cars and jewelry. So yung tipong may mawala na isang item lang, eh malaki na yung mawawala sa entity. Mostly, small businesses and service entities use periodic inventory system. But perpetual inventory system is becoming more popular as computer scanning of inventory has become more advanced. Lower software, of course, and yung mga software na yon ay mas nagiging useful. Kaya nagiging practical na din yung paggamit ng perpetual inventory system sa mga malalaking trading and manufacturing entities. Next is periodic inventory system requires physical count of the goods on hand at the end of the accounting period. Para malaman ng entity yung ending inventory under periodic, kailangan magkaroon ng physical inventory count at the end of the period. So yung ending inventory units na na-count, ita-times lang yon sa unit cost para makuha yung ending inventory value na ire-record sa balance sheet. While sa perpetual inventory system requires maintenance of stock cards, which provide a running balance of the inventory. Sa stock cards, doon naka-record yung mga purchases and sales. At pwede mong malaman or matrack yung inventory on a daily or per sale basis. So kada item may kanya-kanya silang stock cards. So perpetual inventory system provides the owner with a record of detailed sale transactions by item, including where, when, and at what price items were sold. So kaya pagdating sa perpetual inventory system, automatic na a-update and nare-record yung inventory account every time a sale or purchase of inventory occurs. Periodic inventory system uses purchases, freight in or transportation in, purchase discounts, and purchase returns and allowances accounts in recording inventory transactions. So kapag nag-purchase ng goods on account, ang journal entry under periodic ay debit purchases and credit accounts payable. Kapag nagbayad naman tayo ng freight sa pinurchase na goods, ang journal entry natin under periodic ay debit freight in or transportation in and credit accounts payable. Kapag nag-return tayo ng goods, kunwari defective ang goods na nareceive natin at ibabalik natin yung goods kay supplier, ang journal entry natin ay debit accounts payable and credit purchase returns and allowances. So kapag nagbayad tayo within the discount period, syempre magre-record tayo ng purchase discount.
Kaya ang entry or journal entry under periodic ay debit accounts payable, credit cash, and credit purchase discounts. So under periodic inventory system, ginagamit natin ang mga account titles na purchases, freight in, purchase discounts, and purchase returns and allowances. While perpetual inventory system uses merchandise inventory or inventory account to all inventory transactions. Kaya kapag nag-purchase tayo ng goods on account, ang journal entry natin ay debit inventory or merchandise inventory and credit accounts payable. Kapag nagbayad tayo ng freight sa binili natin na goods, ang journal entry under perpetual ay debit inventory and credit accounts payable. Kapag nagkaroon naman tayo ng return, binalik natin sa supplier yung goods, ang journal entry natin ay debit accounts payable and credit inventory. At kapag nagbayad tayo within the discount period, ang entry natin, debit accounts payable, credit cash, and credit inventory. So, para mas madaling matandaan, sa periodic inventory system, ang ginagamit na account titles ay purchases, freight in, purchase returns and allowances, and purchase discounts. While sa perpetual inventory system, lahat ng transactions regarding sa inventory ay inire-record sa inventory or merchandise inventory account lang. Under periodic inventory system, the inventory and cost of goods sold accounts are updated only periodically. Usually kasi kapag nagkakaroon na ng physical count at the end of the period, doon na natin na-update yung amount ng ending inventory and cost of goods sold kapag periodic inventory system ang gagamitin natin. While sa perpetual inventory system, inventory and cost of goods sold are updated when revenue is recognized. So, updated ang record ng inventory under perpetual kasi, una, gumagamit tayo ng stock cards. So, kung saan, detalyado natin na ire-record yung mga binibili at binibenta natin na goods. Pangalawa, kapag nag-record tayo ng sales under perpetual, ay automatic nagre-record din tayo ng cost of goods sold. At tinatanggal natin sa inventory ang naibenta na natin na goods. So, i-discuss natin ang mga journal entries kapag nag-recognize tayo ng revenue under periodic and perpetual. So, under periodic, kapag nagbenta tayo ng goods, magre-record tayo ng isang journal entry for the sale. So, debit cash or accounts receivable and credit sales. While sa perpetual, ang ire-record natin ay dalawang journal entries. Yung una ay para dun sa sale, kaya debit cash or accounts receivable and credit sales. Pangalawa, para sa cost of sale or cost of goods sold. So, ito yung debit cost of goods sold and credit inventory. Ganun din kapag nag-record tayo ng sales return. Ang journal entry lang sa periodic ay debit sales returns and allowances and credit cash or accounts receivable. Samantalang sa perpetual, dalawa ulit yung journal entries natin. Una, para sa sales return, kaya debit sales return and credit cash or accounts receivable. At yung pangalawang entry ay debit merchandise inventory and credit cost of goods sold. Inire-record natin tong pangalawang entry kasi nung nagbenta tayo ng goods, nag-record tayo ng cost of goods sold at inventory. Since mababawasan ang sales natin ng sales return, kailangan din nating bawasan ang cost of goods sold na nai-record natin nung nagkaroon tayo ng sales. Para mabawasan ang cost of goods sold, i-credit natin ang cost of goods sold. At kailangan naman natin dagdagan ang inventory dahil i-return na yung goods sa atin, kaya debit inventory. Pagdating naman sa pag-record ng sales discount at sales allowance, walang pinagkaiba ang periodic and perpetual inventory systems. Under periodic inventory system, at the end of the period, ang ending inventory ay kailangang i-adjust.
So para maalis natin ang merchandise inventory beginning at ang mag-reflect sa balance sheet ay ang merchandise inventory ending. Dalawang journal entries ang kailangang i-record natin para may-adjust ang ending inventory. Una, debit income summary and credit merchandise inventory beginning. At yung pangalawa, debit merchandise inventory ending and credit income summary. Actually, yung entries na yan ay kasama sa closing entries kapag periodic ang ginamit ng entity. While sa perpetual inventory system, ending inventory is not adjusted kasi updated na yung amount ng ending inventory. There will be no merchandise inventory adjusting or closing entry unlike when the periodic system is used. So, yan lang ang pinagkaiba ng periodic inventory system sa perpetual inventory system. Thank you for watching!